Gagawa tayo ng mini donuts! Yes, gagawa na naman tayo ng mini donuts. Sobrang trending talaga ng mini donuts ngayon. Ang daming nagninegosyo. Super saya! Pero para sa recipe natin ngayon, gagawa tayo ng chocolate-flavored na mini donuts. Kung may existing na kayo na mini donuts na negosyo, maganda itong idagdag sa inyong menu. At kung wala pa, nako, magsimula na kayong magnegosyo. Ayan, so unang gawin natin ay ang ating waffle batter or pwedeng gumamit ng pancake na batter. So eto, meron tayong plain na batter at meron din tayong chocolate na batter. So madali lang to, imimix lang natin lahat ng ating dry at wet ingredients. Sa ating bowl, meron tayong all-purpose flour, lalagyan natin ng baking powder, maglagay din tayo ng white sugar, at konting asin. Tapos ay haluin na muna natin ito. Ngayon naman ay maglagay tayo ng evaporated milk, itlog, lagyan din natin ng cooking oil at konting vanilla essence. Tapos ay haluin natin ito na mabuti until wala ng lumps. Para naman sa chocolate flavored na mini donuts, meron tayong all-purpose flour, lalagyan natin ng baking powder, cocoa powder, instant coffee powder, asukal at konting asin. Tapos haluin lang muna natin ito. Next naman ay lagyan natin ng evaporated milk, itlog at cooking oil. Tapos haluin natin ito until wala ng buo-buo. Kapag na-mix na natin lahat, ay ilagay natin sa ating squeeze bottle para madali lang pagsalin dun sa ating donut maker. Ayan, naglagay na ako ng batter dito sa ating squeeze bottle. Ngayon naman ay magpahid tayo ng konting cooking oil dito sa ating donut maker. Pero dapat naka-preheat na ang ating donut maker, ha? Ayan, so magpahid lang tayo. Okay. And then magsalang na tayo. Huwag masyadong puno, ha? Ayan. Tapos, takpan natin at lutuin natin ng mga 2 to 3 minutes. And ayan. Ayan, 2 na siya. So, ngayon ay pwede natin siyang kunin. Okay, ayan. Ayan, kung gusto nyo na medyo dense or compact or medyo malaki or maumbok yung ating mini donuts, ang gagawin natin ay dodoblehin natin siya. Ayan, so maglagay tayo dito ng konti lang, hindi puno. Ayan. Okay. Ayan. Tapos lutuin na muna natin ito ng mga 1 to 2 minutes. Ayan, buksan natin. Tapos ilipat natin sa kabila na muna yung ating naluto. Okay. Tapos maglagay tayo dito ng ating batter, konti lang din. Tapos ipatong natin yung nauna nating iniluto. And then lutuin natin for another 1 to 2 minutes. I-check natin. At ayan. Oh. Ito naman ay same lang na dodoblehin natin. Pero para mas madali, lagyan natin lahat ng butas. Kasi diba yung nauna yung isang side lang. And then after 1 or 2 minutes, tanggalin natin lahat. Mag-lightly grease tayo again, tapos paglagay tayo ng pangalawang batter natin. Tsaka natin ipatong ang nauna natin iniluto. And then, lutuin natin ito until maging light brown or kung gusto nyo, mas darker. Next naman ay isalang natin ang ating chocolate flavored na batter. Ito naman ay hindi ko na dodoblehin. Normal lang yung pagluto natin ito. Ayan, naluto na natin lahat ng ating mini donuts. Ito ang ating plain na mini donuts at ang ating chocolate mini donuts. Ngayon naman ay magtutunaw tayo ng ating tsokolate. Meron tayong milk chocolate, white chocolate, strawberry at ube na tsokolate. Ang gagawin natin ay
Ben Marina method. So simple lang to, magpapasimmer lang tayo ng ating tubig, tapos ay ipapatong natin dito yung ating bowl na may chopped na tsokolate. Tapos ay imix lang natin yan until matunaw ang ating tsokolate. At pwede naman na kapag kumulo na yung tubig ay tanggalin nyo sa apoy, tapos ipatong nyo ang bowl na may tsokolate, tapos dun muna siya haluin until matunaw ang tsokolate. Ayan, nagsisimula ng matunaw ang ating tsokolate. Continue lang until ganito na ang kanyang consistency. Siguraduhin na wala nang buo. Kapag natunaw mo na ang tsokolate, mapapansin mo ang consistency niya ay runny. So, wag agad na i-coat yung ating mga mini donuts dahil huhula siya. So, hayaan na muna natin na hindi na siya ganun ka-runny. Pero wag masyadong matagal ha, dahil ito ay lalapot. So, hindi na din magiging maganda yung texture niya, or yung hindi na siya smooth, kumbaga kapag magkakaroon siya na parang bobo or layer, papansin mo yan kapag nasobrahan yung lapot niya. Tusukin mo sa barbecue stick ang mini donuts para madali mo lang siyang i-handle kapag nagdi-dip ka sa ating melted na chocolate. I-tilt or itagilid natin ang ating bowl. I-dip lang natin yan until ma-coat ang kalahati ng ating donut. Kung napapansin nyo, medyo malapot na ang ating tsokolate dahil naka-aircon kasi ako. Malamig kasi ang paligid kaya madali siyang lumapot. Okay pa yan, pero konti na lang ay hindi na maging smooth ang kalalabasan ng ating coating. Dito sa ating chocolate na mini donuts, makikita nyo yung ibig kong sabihin na kapag sobrang lapot ang ating tsokolate, ay magkakaroon siya ng parang ganyan. So kapag ganyan na, ipatong mo lang sa mainit na tubig ang ating bowl at babalik din yan sa magandang consistency. Sa pagtanggal naman sa stick ng ating mini donut, ipush mo lang siya ng dahan-dahan. Ito naman ang melted natin na white chocolate. So same procedure lang, i-dip natin ang ating mini donut para ma-coat ang kalahati nito. At patuluin mo ang excess na tsokolate. Ayan, makikita nyo ang ganda pa ng consistency ng ating tsokolate. Mapapansin mo na makinis talaga siya. I-coat din natin ng white chocolate ang ating chocolate na mini donut. And oo nga pala, sa pag-melt ng tsokolate ay huwag sabay-sabay ang mga kulay. Kung isang klase or isang flavor every time na magtutunaw ka, para maiwasan ang pagtigas ng tsokolate. Dahil kapag matagal nakatambay ang tsokolate, hindi maiiwasan na lumapot ito or tumigas. Ayan, kapag na-coat mo na ang mga mini donuts ng ating tsokolate, huwag na munang maglagay agad-agad ng mga toppings dahil lulubog siya. So, hayaan na muna natin na medyo mag-set siya, pero huwag yung totally na mag-dry na yung tsokolate dahil hindi naman didikit yung ating mga toppings. So, sa mga toppings, kahit ano pwede, meron tayong mga sprinkles, colored siya, assorted color. Meron tayong chocolate chips, meron tayong heart na sprinkles, at meron tayong nips, ano pa, oh, sprinkles. Tapos, meron tayong marshmallows. Again, kahit anong toppings, pwede talaga. So, sa pagdi-design ng ating mga mini donuts, kayo na ang bahala. Maraming pwedeng i-design or gawin dito. At kung gusto yung mag-drizzle ng melted na tsokolate, siguraduhin na ang coating na tsokolate sa ating mini donuts ay tuyo na para hindi mag-mix or sumama ang topping na melted chocolate at coating na melted chocolate. Ayan, so ito yung mga simple nating design. Pagpasensyahan nyo na, super basic lang to, pero kayang-kaya nyo. Ang next step naman ay optional. Pwede mong ilagay ang mga mini donuts dito sa cupcake liner. Ito I think ay 3 ounces, pero pwede gumamit ng 2 ounces kung kasya si mini donut. Okay, sa packaging naman ay pwede mong ilagay ang mga mini donuts sa meal box or clear packs. Ito. Ito malaki lang, pero pwede yung maliliit. And pwede ilagay sa pizza box. Dito sa maliit na clear pack ay pwede kang maglagay ng 6 na mini donuts kung ganito ang pagkasalansan. Ito naman ay pizza box. Ito ay perfect kung gusto mo na marami ang mailalagay sa isang kahon. At ayan, eto na ang ating mini donuts. And ayan, tikman na natin. So, dito na ako kukuha. Oh, pwede rin ganito, oh.
Diba? Okay. Oh my. Okay. Diba dalawang flavor yung ginawa natin sa ating batter? So, eto yung plain. Ayan siya. Tikman natin. Mmm. Mmm. Diba sabi ko, nung first nagawa natin ng mini donuts, sabi ko na much better kung freshly gawa yung mini donuts. Huwag na paabot ng ano, kinabukasan. Dahil mag-iba yung texture. Siguro, pangit lang yung texture niya kapag sa room temperature mo lang siya inilagay. Pero eto, overnight ito sa ref. Yes po, hindi po ito fresh na ginawa ko. Kahapon lang, nilagay ko siya sa ref dahil gusto ko ngayon na mag-taste test dahil napagod na ako kahapon. And nagustuhan ko siya. Yung texture niya, hindi man ganun kalambot. Pero naging okay yung texture na ganun. Compact, tapos yung coating natin ng tsokolate. Perfect yung combination niya. Okay siya na galing sa ref. Naging okay siya sa akin yung texture niya, yung lasa niya. Tikman naman natin yung ating mini donut na tsokolate. Ayan siya. Mmm. Mmm. Lalo na to. Kasi may tsokolate. Mmm. Okay talaga siya. Kasi 'di ba, kung may imagine mo yung pancake or waffle, yung flat, kapag kinain mo 'yun kinabukasan, kahit ilagay mo sa ref, para hindi mo na siya feel, maliban na lang kung iinitin mo siya. Eto, kahit ilagay mo sa ref, kasi nga siguro may coating siya ng tsokolate, wala na yung parang leftover na essence. Okay lang talaga. Grabe no, super trending talaga ang mini donuts ngayon. Gumawa ako ulit dahil gusto ko gumawa ng mini donuts na tsokolate naman, may tsokolate na version. And yung sa chocolate topping naman natin, may iba. Diba, the last time na ginawa natin, yung first is yung chocolate na coating natin ay may evaporated milk. Evap ba yun or all-purpose? Basta ganun. Next naman ay gumawa tayo ng sauce type na coating. Ngayon naman, eto ay talagang plain na melted na tsokolate lang, walang halo. Tapos yun nga, nagdagdag tayo ng cocoa powder para maging tsokolate naman yung flavor ng ating mini donuts. Actually, ang ginawa natin dito ay basic lang talaga sa batter natin, sa topping, sa design. My God, ang dami ko nakikita. Ang gaganda ng design. May pa butterfly, may pa flower. Super creative talaga nila. At kung gusto mo na basic lang, eto na siya, basic lang, napaka-simple lang. At yung iba nakita ko naging negosyo, ang dami nilang ginawa ng mini donuts. Parang isang, yung malaking transparent na box, isang ganun. Tapos, kung may mag-order, kuha na lang sila, lagay ng toppings. Ang sana tignan, nakakaigalyo, parang gusto ko din, pero hindi kaya ng time ko. Pero baka kayo, kung malapit kayo sa mataong lugar at gustong-gusto nyo magnegosyo, pwede to, napaka-simple lang. Tapos, available sa market lahat ng mga sangkap. At para sa lutuan naman ng mini donuts, meron sa online shop. At kung meron kayong alam na physical store talaga, kung saan mahahanap ang mga mini donuts na maker, yun talagang mahahawakan. Kasi yung iba, gusto talaga na mahawakan bago nila bilhin. Kung meron kayong masasuggest, please i-comment nyo. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mong ibenta ang half dozen ng 50 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!